Hello, my name is Michelle Kawasaki and welcome to my channel. Today, magluluto tayo ng okonomiyaki. Yummy! Yummy? Yummy! Yummy! Ang ingredients ko lang na available sa bahay ay okonomiyaki flour. Kaya kailangan natin bumili ng mga iba pang ingredients. Kaya samahan niyo ko. Ito na yung mga pinamili natin. Dami, di ba? So, sisimulan na natin ang paggawa ng okonomiyaki. Siyempre, kailangan mo na lutuan. Itong gamit namin ay electric siya. Pero pwede mo rin namang gamitin kung ano yung available sa bahay. At painitin kung ano man yung gamit mo. Yan, mainit na siya. Kailangan natin ng cooking oil or vegetable oil yung gamit ko. Kakalat mo lang yung mantika doon sa pan para hindi dumikit yung mixture natin. Pagkatapos niyan, lalagay lang natin yung mixture. Okay? Ganyan. Sa mga gusto ng medyo makapal, dadagdagan nyo lang yung ilalagay nyo yung mixture. Kami, hindi namin masyadong gusto yung masyadong makapal. Yung sakto lang. Kasi parang pag masyadong makapal, parang nakakaumay. Yung nilagay natin, isa't kalahati nito. At ikakalat mo lang siya. Tapos niyan, ilalagay mo na kaagad yung cabbage. Actually, kahit na marami kang cabbage na inilagay, hindi mo na yun mapapansin na ganun kadami kapag naluto na siya. Kasi magpa-flat down siya. Tapos, ito yung gagamitin natin. Ikatin. Ito yung mga parang scraps ng tempura. Pero syempre, hindi siya scrap. Is made for this one talaga. Filipino style tayo. Ayan. Mga hindi maarte. Ayan. Kung gaano kadami yung gusto mo, tsaka mo siya tatakpan. Dumating ako dito sa Japan Spring. Iba yung klima sa atin, iba dito. Tapos dito, meron silang tinatawag na kahun or yung pollen. Bahing ka ng bahing, bahing dito, bahing doon. Singa dito, singa doon. Parang gaganon-ganon ka pa kasi medyo makati yung lalamunan mo. Pero hay fever lang yon kaya dapat hindi ka naman mag-worry. Na-experience ko yun. Pero nung time na yun, wala naman kasing pandemic. Kaya okay lang. Parang hindi ka conscious. Eh, syempre, sa panahon ngayon, pandemic. Parang medyo nakakailang na talagang parang minsan kala mo merong sakit yung tao. Pero actually, allergy lang siya. Kaya siya. Okay, so, yan na. Nag-flatten na yung cabbage. So, ngayon naman, gagawin natin, ililipat natin to. Dito kasi, meron talaga yung malalaki na plate ka na mabibili na pwede mo siyang ibaliktarin mismo doon. So, ito, itong gamit ko, maliit kasi siya. Kailangan ko muna siyang tanggalin dito at ilipat sa ibang plate. Tapos, ngayon natin gagawin yung iba pang steps. Hiroshima style okonomiyaki, yun yung favorite namin. Ito yung yakisoba, ito yung gagamitin natin. Yung Hiroshima yaki kasi, gumagamit talaga siya ng yakisoba or noodle. Lalagyan ko siya ng konting tubig para medyo lumambot talaga. After nung spring, summer naman, kaya sobrang liwaliw ako noon. Liwaliw noon time na yun. Nakakalibang ang summer sa Japan. Nakakalibang din ang spring kasi doon nagbo-bloom yung mga bulaklak dito sa Japan.
Kaya makikita mo colorful talaga ang paligid. Makulay ang buhay kapag ka spring. Wow! Kapag ka summer, nandun yung mga events. Kaya talaga naman nakaka-enjoy ang summer. Kasi makikita mo ang dami talagang tao sa paligid. Yung pangkaraniwan na araw. Kapag ka, minsan ang dami talaga naglalakad sa labas. Winter, madalang ka makita ng taong paghalad-halad dyan sa inyong barangay. So, yun yan, sabi din ng mami ko, nung pumunta siya dito, bakit ganun? Parang wala kang kapitbahay. Kasi hindi uso dito yung mga nangangapitbahay. Mga busy mga tao dito, halos may mga trabaho lahat. Tapos yung mga bata naman, nasa school. Ito yung seasoning na kasama ng yakisoba. Ayun, pag fall naman, medyo yun yung pinakamalungkot na season para sa akin. Alam, agang nagbibilim. Kaya feeling mo tuloy, ang haba ng gabi, ang iksi ng araw. Ililipat natin muna siya dito. Oops! Ouch! Sakit na na! Alam mo yun? Ang dami ko daw kwento. Magluto na lang daw ako. Lasing kakwentuhan eh. So kami na asawa ko, gusto namin talaga nilalagyan pork. Ito na ang itilog. Kailangan natin siya ilagay dito. Wait! Hindi pa ready. Wait, ayokong sumabog. Sumabog tong yakisoba. Ready? 1, 2, 3! Perfect! Alam mo yun? Yung pinaka nakakaanong part nito eh yun. Yung pag-turn. Gaganon lang nila. Gaganon. Ganon. Ganon, takpan mo. Para mas maluto pa siya. Gamitin natin yung tira ko pa. Kunti na lang siya, pero anong gamitin natin? So, ayun nga yung nung winter naman, syempre, galing ako ng Pilipinas, di ba? Hindi ka sanay sa mga malamig na, alam mo yun, sumasakit yung katawan mo sa lamig. Tapos, hindi ko pa alam yung mga ano, dapat gawin kapag taglamig dito. Yung winter, yun yung pinakakalaban ko nung unang punta ko dito. As in, sobrang lamig. Nasakitan ako ng katawan. Kailangan meron kang naka-scarf ka talaga. Eh, noong time na yun, hindi parang feeling ko. Kasi pag naka-scarf, parang feeling ko ang social-social. Pero hindi ko siya talaga style. Pero hindi, kailangan mo yun. Kailangan mo talaga. Kasi leeg mo yung pinakaunang kailangan mong protektahan. Kasi kung hindi, sasakitan ka talaga dyan. Tawag nila doon, katakuri. Ito na, nalagyan na natin siya nito. Yun, kailangan mo talaga meron kang scarf. Tapos, bumili ka ng damit sa Uniqlo, yung heat tech. Tapos, kailangan yung panloob mo, heat tech. Tapos, yung pang ibaba mo, yung talagang pantaglamig na mga leggings, mga ganun, mga kailangan meron ka din nun. Kasi hindi mo na kailangan masyadong madaming patong-patong. Kasi isang heat tech, isang panglabas, tapos yun na yung papatong mo na yung coat mo. Kasi nung una talaga, as in super dami kong patong. Yun. Pero yun naman, nakasurvive naman ng unang spring, summer, fall, and winter. At ayun, ngayon nga eh, okay na ako sa four seasons dito sa Japan. We're done!